si Salarina Monte po ng NHK. Ang tanong po niya, of those 15 ministers and 15 deputy ministers who submitted daw po their courtesy resignation, how many have you accepted and who are the ministers to be replaced? Why at kailan po magte-take effect ang cabinet revamp? Well, pinapa-assess na namin po ito. Actually, sa ngayon, today, mayroon na akong accepted na dalawa na resignation. And then, yung mayroong lima na reappointed. So, yung iba is still under process assessment namin. So, yun ang status ngayon. So, ongoing ang aming assessment and evaluation. At the same time, yung hiring at rehiring ng mga ministers. Opo, pahabol lang po yung Tuesday nyo. Pwede po bang sabihin kung bakit daw po sila nag-courtesy resignation? Well, bahagi ito ng proseso namin dahil we are ending our three-year term. So, gusto namin na mabigyan ng very accurate na assessment yung mga yung mga performances ng ating mga ministries. So, kaya we opted na nag-issue kami ng memorandum na all the ministers and deputy ministers will tender their resignation para meron kaming free hand in the assessment of the ministries. At the same time, meron kaming free hand kung sinong gusto namin na kung makikita namin na hindi masyadong nag-perform, then we can replace yung mga plan. So, yun po ang dahilan because it is now our third year in the transition authority and we will have another 3 years. So, kailangan within the next 3 years makita namin na magiging effective yung function ng aming gobyerno.